So mahigit isa't kalahating oras na tayong umakyat baba ng bundok. At ito na, malapit na tayo sa masukal na parte itong bundok na ito. Napakahirap talaga ng daan dito. May mga matatarik na lugar, may mga ginawang taniman na nakakatakot. Pag nadulas ka, pwede ka matusok doon sa mga pinagputulan ng mga halaman. Ano? Biro mo ito, isang buong puno ito na nahulog. Ang taas ng puno na ito. Naghahanap pa ng daan yung guide natin, na si Kuya Jobert. Ilang saglit lang, isang hayop ang aming nakita. Trap? May bago lang. Ang sige niyo. Kawawa naman. Nasilo siya, oh. Mayroon pala doon. May ganyan din pala doon. Ay, buhay pa! Buhay pa! Rescue natin. Oh. Sige naman. Bawal kasi yung ganito, no? Migpit na. Tiga, meron akong ano dito. Buti nun, dala ko yung aking survival kit. Buhay pa, bata pa ito yun. Civet cat ito. Ito yung kumakain ng mga kape. Oo. Magana yung mukha niya dahil nasakal na siya. Oh, buti naka-rescue tayo ng ganito, ano? Bata pa ito. Ito ay isang pakitingo. Babae pa ata ito. Mabigyan natin ng konting pampalakas. Kinakain ang mga musang sa lugar. Dahil sa tagal ng pagkakatrap ng musang, halos hindi na ito makahinga. Ang dala ko lang ay isang jelly na matamis at medyo nagtutubig-tubig na ito. Kaya ito yung naisipan kong ibigay muna sa kanya para bumalik yung lakas niya. Kasi may glucose ito na kailangan ng kanyang katawan for energy. Itong material na ito, this is a thermal blanket. Ano? Pagka nasa gubat ka, giniginaw ka na wala kang gamit. Ano? Ito, ibalot mo lang sa katawan mo ito. Tapos yung init ng katawan mo, bumabalik lang. So, hindi ka nagiginawin. Ano? So, ginamit ko muna dito sa civet cat na ito. Tara. Hindi siya pwedeng iwanan dahil mahina pa siya. At pag ganitong kahina, vulnerable ulit siya na mahuli ng tao o kaya kainin ng mga ibang wild na hayop doon.